is good. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, have mercy on us. Jesus, wash us with your most precious blood. Holy Spirit, sanctify us. Dakilang Diyos na pagpalang Ama, El Shaddai ang iyong pangalan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Pinarakila ang iyong pinamatangis na pangalan sa dapat lugar na ito, sapagkat karapat dapat na lamang kong papurihan ng lahat na minalang na may buhay. Panginoon, sa mga sandaling ito, muli po panimumihin ang tawa sa mga pagkukulang na nagagawa namin sa iyo, maging sa aming kapwa at sa aming mga sarili. Linisin mo po kami, O God, mula ulang ng kalampakan na iyong kabanal ng banal na dugo na dumanas sa Kalbaryo 2,000 years ago. Sa mga sandaling po, Yahweh, pagpalaan po ang bulwarang ito. Pagpalaan mo, Panginoon, ang dumalo at ang dadalupa sa mga sandali ito. Kanandali po ako, Yahweh, na may gagawin kang himala sa buhay ng aming mga kapatid sa sandali ito. Hinilingkod po, Yahweh, ang pagpalaan mo ang pagsalita ng aming pagsasalusaluha. Magdulot na wala ng kalakasan sa mga taong naghihina at may karamdaman at ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Hinilingkod ko rin po agad, labas-basan po, Panginoon, at paghiran ninyo banal na langis ang lahat ng ipapanglingkod upang malako ang umutawi sa aking ibig, Panginoon, ay tunay magbigay ng pag-asa sa bawat sa amin. At ngayon pa lang, Yahweh, na tinagun namin ang 100% ng tagumpay na yung malalagawain sa Fujairah, purihin ng Diyos! Thank you.
23, verses 23 to 27. Matthew 8:23-27. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Sa English po muna, Jesus got into a boat and his disciples went with him. Suddenly, a fierce storm hit the lake and the boat was in danger of sinking. But Jesus was asleep. The disciples went to him and woke him up. "Save us, Lord," they said. "We are about to die." "Why are you so frightened?" Jesus answered. "But little faith you have." Then he got up and ordered the winds and the waves to stop, and there was a great calm. Everyone was amazed. "What kind of man is this?" they said. Even the winds and the waves obeyed him. Salita ng Tagalog. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumuso sa lawak ang isang malakas na unos at halos matapunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila. "Lulubog tayo." At sinabi nila niya sa kanila, "Ano kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. At pagpuriyan ng Diyos sa buhay. Actually, the gospel for today is about transfiguration, but the Lord leads me to this gospel because we know for a fact that right now, all of us, for everyone of us, for some people are experiencing fear. Parang hindi natatakot. Sino ba ang takot dito? Ito lang, Brother Jerry. Ito lang natatakot. Sino ang natatakot dito minsan? Ang natatakot na hindi magkaasawa. Ang natatakot na dahil sa pag-exit niya ay hindi na siya pabalikin ng Iran. Ang natatakot na, "Lord, naakit ako, pero wala lang akong pamasahe. Pero dahil ako natatakot, ask pa rin ako, sa pagkat na nanari ako, yung matabi ko, binigyan ako ng tender hugs." Binigyan ko ng tender hugs. Dito na natatakot sa balita na may ng World War III. Naniniwala ba kayo dati yun? No. So, sapagat maraming nagpa-pray na mga anak ni El Shaddai, hindi dati ang World War III. Meron din naman natatakot na tulad ni Mami Junisha, natatakot ko lagi pag narinig niya ang Judith! Tinawag niya ba yung matulog niya? Pag narinig niya yun, natatakot na si Mami Junisha. Sapagat narinig niya ang Judith ng credit card, Judith ng bayad sa bahay, Judith, sa pamilya ng Judy. Takot-takot tayo sa mga Judy. Ayun ba? Dahil dyan, sabi na may mga takot din naman sa multo. Ayun po, actually, naging social na ang tao sa takot eh. Ito yung tawag na phobia. Ulitin nga natin. Phobia! Tingnan niya ang katabi kung may phobia ba yan. Kung may phobia ba yan. Kung kaya na yung tangan mo, for sure, pag-utakot siya, may phobia yan ang singil. Ang iba may excessive fear, di ba? Talaga namang, ano siya, labis na takot. Pero dahil niya sa ating mabuting balita, kaya ipapawin ni Lord ang ating takot. Mapulihan natin ang Diyos na buhay. Hindi mga kapatid mo, kaya sa presensya ng Panginoon. Ang hindi ang patakot ay maaari ng umupo. Mapulihan natin ang Diyos na buhay. Ito lang naman tayong how to overcome fear. Ang topic po natin sa araw na ito ay how to overcome fear. Sabi si Brother Jerry, kaya-kaya si Brother Mike. Yung kasi po ano niya po dahil, actually before si Brother Mike Galarden, lagi siya may pito-pito. Pitong hakbang, pitong ganyan. Pero ngayon, I think because nung nagkasaki siya, di sinabi yan na ng doktor na pag nandito, Brother Mike, apat na lang, or dalawa. Kasi pinapawin niya agad ng tao. So, pag narinig naman natin,
ang mabuti pala. But today we have a seven isang mga pitong bagay how to overcome fear. Dapat natin gawin upang mawala ang ating takot na minsan ay wala. But actually, sa ating science, yung takot pala natin na 100%, actually, hindi naman po nangyayari. 90% of our fear is not going to happen. Ibig sabihin, why should we worry pa? Kung hindi naman pala magkakasto ang mga takot namin sa buhay. Amen, Sister Neneng? Amen. Kahit siya ay single pa, hindi niya natatakot sapagkat siya ay patuloy na minamahal ang ating Panginoon sa Kristo. Masaya siya doon, hindi po ba? Kasi narito ang nais mag-asawa. Takot ka ba na hindi ko magkakasawa, sis? But this, I know that you believe that you will just crafted ang blue eyes mo. May triplets lang ngayong alalagi, hindi siya matatakot. Alamin natin, paano ba lang mapapagtagumpayan ang takot na namamayari na sa buong mundo, hindi po ba? Bisa sa buong mundo na dadali na rin tayo ng takot. Ito po number one na dapat natin gawin upang ang takot sa ating buhay ay tuloyan ng mapawis. So, number one, we should love God with all our heart, our mind, and our soul. Ito na rin isa sa pinakamahalagang utos, si Amen po ba? Na dapat mahalin mo natin ang Diyos, si El Shaddai, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong espiritu. So, pagkat, love conquers everything, you know? Love conquers fear. Pag tayo ay nagmamahal, hindi man niya katabi, sabi, I love you with the love of the Lord. Kasi pag tayo ay nagmamahal sa Diyos, nawawala na ang lahat ng bagay. Pag mahal natin si Lord, uunahin natin siya eh. Dadalo tayo dito. So, yan, Lord, I love you. Dahil dyan, since I am only one dirham, because of my love for you, aatid pa rin ako ng El Shaddai sa Fujairah. Hindi ako matatakot sapagkat I know when I reach Fujairah, you will provide for my needs. Amen po? Sino na maling na He will provide for our needs? Dahil dyan, dumugod ng bulsa, bigyan ng wanted ng katabi. Alam niyo, obedience is better than sacrifice. So, ang naglabas ng wanted ha, pagpapalahin ka ng 1 million dirham na pagmamahalin mo lang kay Yahweh. Amen? Love conquers all our fear. Diba? Na hindi tayo mawawalan. Na bigyan mong kapwa mo dahil mahal mo si Lord, dahil Lord, because you are a generous God, I love you, kanihain po ka. I will become generous to my brothers and sisters. Sinasabi nga sa 1 Corinthians 13, 4-3. Basahin nga natin sa 1 Corinthians 13, 4-3. Sinasabi dito na yun, about love. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Napaka-important talaga ng pag-ibig. Sino na lang napakahalaga ng pag-ibig sa ating buhay? Sapagkat ang pag-ibig ay kumakawi talaga ng lahat ng ating takot. Sino ba natatakot ngayon na magkakagera na? Hindi dapat tayo magtakot dito ba? Kahit ito ay 60 years old na wala kang asawa, huwag kang matakot na makapagigera sa Middle East. Maray ka naman sa pagpunta ng mga militar dito, makakasawa mo na isang militar. Ayun po. Kaya dapat tayo ay magkatawa because we should have a positive outlook in life. Kaya nang tayo mag-tawa sa Kujaya sa pagkat mahal natin si Lord. Kahit pa ikaw ay inaway ng asawa mo, ng iyong boss, atin ka pa rin sa Kujaya sa pagkat tayo ay nagmamahal. Ulitingan natin, I love you, Lord. That's why I love my enemy. Speaking of my enemy, naalala ko yung pwede ko dati ito sa Sharjay. Ayun kung nag-trip, hindi ko lang nagpwede mo na sa Kuyaya, pero nag-trip rin si Father Tom, ang kapartner ni Jerry. Sorry, Jerry. Nag-trip siya sa Kuyaya, tapos
Sabi niya, sabi ni Father Charity, sabi niya, sino dito ang wala ng sino dito ang maraming kaaway? Kataasan, yung mga tao. Sino dito ang kukunti na ng kaaway? Kukunti na ng inagtasan. Sino dito talaga ang wala ng kaaway? May nagtas sa dulo, pangalan niya, si Manong Wilson. Natulog siya nagka, tapos sabi niya, pwede ko bang lumapit dito, Manong Wilson? Pwede ko bang malaman ang sikreto mo kung bakit wala ka ng kaaway? Nakikita mo ba una, Father Tom, matanda na ako, uugod-ugod na ako. At pangalawa, nagkamatay na kasi yung mga damuhong na yun eh. Nagkamatay na pa rin ng kaaway niya, kaya wala siyang kaaway. Nagkamatay na ng damuhong. May kaaway pa rin siya. Dapat tayo ay pagmahalangan ng Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Sabihin na muli sa kapatid, I love you. I love you. I love you. Alam namin na ni Lord na mahal mo siya. For sure, ako yung prayer request ay bilin din ni Lord sa araw na ito. Kaya, magsulat na tayo kasi wala namang prayer request. Hindi muna, di ba? We should love God with all our heart, with all our mind and our soul. At syempre, mahalin din natin ang ating kapwa. Sapagkat nakikita ni Lord na may pagmamahal sa kanya sa pagmamahal sa kapwa. Yun ang pinaka-visible sign na mahal natin si Lord. Pero kung meron pa rin tayong galit sa ating dibdib, may takot pa rin tayo sa ating dibdib, hindi tayo nakikita ang nangyayari na tayo ay tunay na nagmamahal. Amen? Pangalawang dahilan kung paano makapagtagumpayan ng takot ay have faith in God. Ulitin nga natin. Pero sinabi nga sa tinasa natin dito na takot na takot ang mga alagad eh. Pero sinabi niya dito, ang liit naman ang inyong pananalig. Kaya sa araw na ito, we should have faith in God. Ano ang Tagalog ng faith? Nananampalataya o pananalig. Actually, yung mga nananampalataya ay tumataya siya sa Panginoon. Hindi siya tumataya ng loto. Katulad ni Brother Jeff. Tumataya ng loto dati. Sa Pilipinas. Tayo pag tayo may pananalig o may mananampalataya, tayo ay tumataya pala. Tumaya tayo sa na atin tayo kay Lord. Lord, pupunta ako sa Fujairah. May pananalig ako sa'yo na babaguhin mo ang buhay ko sa araw na ito. Ang lahat ng aking takot, mga pinagkakautangan ko, Lord, tuloy na naman papawiin. Sa araw na ito, sapagkat you are the one who, the God who always provides. Hindi ko na nakatagawan si Judith. Diba? Hindi na nakatagawan si Judith. Huwag na rin may matakot kay Manny Pacquiao. So, pagkat si Manny Pacquiao naman, stands for the truth lang naman eh. Sabi nga ng mga preacher ng Alashaday. Kailan ko ba? Pero ang daming sa mga mundo, ang daming kumukontra sa kanya. Mananalo kaya si Manny? Ay, God's, di ba? God's real, di ba? God knows because money has a lot of money. Marami yan nagagawang pera eh. Ang ano ang kalooban ni Lord sa buhay natin, sa buhay ng ating mga kapatid ay sinunod na nakakalag, no? Amen. We should have faith in God. Sa kapatid, pag tayo may pananalig, magagawa natin ang lahat ng bagay. Sinabi nga sa kanta, all things are possible. All things are possible. Amen. Praise the Lord that kinantahan all things are possible. Amen po ba? Kaya na connect ang ating pag-uusapan. We should have faith in God. Sinasabi nga sa, basahin nga natin sa Galatians 3:9. Sinasabi sa Galatians 3:9, ito po. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Galatians 3:9 eh. Pagpapalain daw niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Sino ito may pananalig kay El Shaddai? Nakita naman Lord that may pananalig kaya sa pagkat tayo ay patuloy na dumagalo. Kaya tulad nga niya, magawa niyo na ang Fujairah. Congratulations sa Fujairah, sa group na patuloy na ginagamit ni Lord. And po, congratulations sa mga workers dito po. Papuloy natin ang Diyos sa buhay. Ako yung nakita ko na yun, nakita ko sa mga sila, ngayon na pala sila ang banner ko ba yun? Roll up. I forgot lang my cellphone.
Salamat sa pag-ibig na mabasa ko. Kundi, naunahan mo na kayo sa roll-out. Ayan po. Talagyan mo tayo sa pananalig ng Fujairah. Sila ay nakatignan sa one-year anniversary. I'm sure, siksik din kayo ito at umahaman na pagpapalangan ng family. Ito sa March 11, mark your word. Because of March 11, basahin yan sa Hebrew 11:1. Sinasabi sa Hebrew 11:1 na tayo daw ay may pananalig kung umasa tayo at nagdating ang mga bagay na hindi natin panakita eh. Amen po ba? Nananalig ba tayo dati ang mga bagay na inaasahan natin? Katulad nga ni Abraham, di ba siya ay 90 years old na po ba nun? At si Sarah ay 99. Pero sila ay nagkaanak pala. Sila rito ang nananalig na siya ay bibigayan ng anak ni El Shaddai. Ayun, dito, triplets. Dahil sa pananalig, I am sure sa pananalig natin, si Lord, pagpunin natin paglilingkod, diriging ni Lord ang ating pananalig. Bago magkaanak, narinig ko ang asawa muna. Blue eyes din sa kanya. Ayaw niya ng black eyes. Dahil siya ang black eyes ko ay natin ng bubukbog. Itong favorite verse ni Brother Rod Bagnares sa Romans 10:11. Basahin niya natin ang Romans 10:11. Ang sinasabi rito ay basa. Ito, sinasabi niya. Sinasabi ng kasulatan, hindi magbibigo ang sino mang nananalig sa kanya. The scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. Hindi pa tayo bibigo ni Lord sa araw na ito sapagkat tayo ay nagkaroon ng pananalig. Katulad kaya ng mga disciples, sila ay natakot, pero they believe in Jesus na hindi lulubog ang kanilang sinasakyan that time. Sino pa rito ang nananalig na hindi ibigoy ni Lord? Kaya at this point in time, isulat mo na ang the best prayer sa araw na ito sapagkat nakakaasa ka na hindi ibigoy ni Lord ang ating panalangin sa araw na ito. Papakayan natin muli ang Diyos na Pinay. Matthew 17:20, kahit kasi nakilaw ng butil ng mustasa ang ating pananalig, ay iyon ay dinidig pa rin ni Lord. We can move mountain pa din. Di ba makapapatang doon? Napapalipad doon natin ang mountains. Lalo na yung mountains na yun, yung mga mountains ng problema natin sa buhay. Sino ito may problem? Lalo, sa kahit daw meron tayong master seed na pananalig, we can move mountain. Ang ating mga problema gano'n na doon nagkabundo ay mawawala yun sa ating pananalig. Ibig po ba? Sabi nga daw, pag tayo may problema at pinagdalaanan, daanan mo lamang daw yun. Huwag ka lang umi-standby. So pag ikaw ay umi-standby, pupunta sa puso mo ang problema, patapos sa puso mo, at mamu-problema ka na the whole day. Ibig po ba? Kaya, huwag daw natin puproblemahin ang problema. Bahala ang problema, ang mga problema sa atin. Amen po? Sabi nga, si Pastor ng Pali, si Father Nolan, sabi niya, ang problema daw, huwag daw natin sasabihin ang problema or problems. Kasi pag sinabi ng problems, parang ang bigat-bigat, wala na naman ang problema. Sabihin daw natin kung may problema tayo, concerns. Ulitin nga natin. I have concerns today. Ito na problem. Parang pag-problem is it big, no? Pero sa mga pag-concern, medyo light lang sa'yo. Kumbaga, sumulong mo mo, no? If you have concern, matutugon nila ng ating panalangin sa araw na ito. Amen? Sabi nga niya, kailit ng pananalig ninyo. Actually, yung tayo ay hindi pa mga anak ni El Shaddai. Napakalitad ng pananalig natin eh. Amen po ba? Marinig lang si Judith. Tawag ka na kay Bombay. So 5'6". Para mo ang takot, di ba? 5'6". Sa Pilipinas kasi hindi kayo 5'6", may dala siyang... Ikaw ba tayo sa sambugay ng mga payong, no? Kasi payong, yun ang 5'6" eh. Pero kaya, ang mga anak niya siya dahil hindi na siya takot kay Judith. Sapagkat si Judith kay El Shaddai ay pinabasa natin sa Book of Judith. Amen po? Alam niyo ba na may Book of Judith? Yeah. Nasa bayan mo na yun eh.
Pagkakulay natin sa Judith, mawawala ang takot namin sa Judith. O, nagra-right siya, no? Nakabutuyan mo ng right doon. Basahin si Judith upang mawala ang takot sa Judith. Amen? May, di ba kasi isang, ano na ng flag natin, Judith na ng flag, Judith na ng dewa. Eh, di sa lahat, we should be malapit na naman. O, sino rito may anak? Na kailangan ng tuition fee. Natanalig ba kayo na bibigyan ni Lord ng pang-tuition ang mga nakilos niya guys? Amen. At pangatlo, na dapat natin gawin upang mawala ang aking takot, bago ako tayo magpangatlo, meron muna akong joke sa inyo. Narinig na rito ng iba. Sa nag-usap daw si Er at si Jingo, sabi ni Er at kay Jingo, anak, pangilang anak ba si Tirso Cruz? Sabi ni Jingo, tatay naman, Era, tama-tama mo naman. Sinabi naman Tirso Cruz the third, siyempre, pangatlong anak si Tirso. Na kaya ko naalala ko kasi sa pang third point na tayo, kaya ko naalala ang joke na to. Sabi niya, tama-tama mo naman, Jingo, eh, para magiging pangatlong anak si Tirso, di ba palagay niya yung skip? Siya ay panglima. Diba si Tirso Cruz, ang gaya ng team? Panglima naman si Tirso. Kaya hindi siya pangatlo. Kaya naman niya ay Tirso Cruz the third. Ang palayo niya naman ay team. Inakong na boy niya ba? Pero si Jamie, inakakot lalo. Diba sabi mong joke dati, ang pinapatulog ng taning, kalaban niyo. Diba? Nakita niya si Jerry na niya sa Fujairah. Patulogin namin ang content din ng Fujairah. Kaya napatuloy tayo ng joke, no? Ayun. Si Tirso Cruz ay panglima daw. Pero nasa pangatlo na tayo, ano dapat natin gawin upang wala ang takot sa buhay? Trust God or trust in Jesus. Amen po. Papuri natin muli ang Diyos sa buhay. Medyo nagluluha po kasi ako. Kaya pahit-pahit natin ng luha. Amen po ba? Dapat tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kaya ang nagtitiwala sa Diyos ay nahinding na natutulog. Si Jesus nga, di po ba? Sapagkat He trust with Yahweh, siya ay kahit umaalon-alon na doon sa boat, siya ay nahinding pa rin natutulog. Maybe, si Lord mismo ay nagkakalong din siya ng tululaway. Nahinding siya ng tulog eh. Ngayon po nag-iising lang siya ng mga alagad niya eh. Natakot that time sa malamas na alon. Amen po ba? Diba sinabi nga sa Proverbs 3:7, magtiwala sa Diyos buong puso at lubusan at huwag kang mananang sa sariling kalunungan. Siya ay sanggunihin sa lahat ng iyong lahat at ika'y magkatagumpay sa lahat ng iyong bala. Amen po ba? Sino ang sumasangguni kay Lord bago siya mag-decide? Lord, I will consult you first kung sasagutin ko na ba itong blue eyes. Blue eyes na po siya, pero meron siyang putok. Sasagutin ko na muna siya. Sabi ni Lord, siya ay karapat-dapat sa iyo. Bumili lamang ng deodorant. Tapos lamang ang patapak daw niya. Naman we should trust God sa lahat ng ating gagawin. O konsulta muna natin si Lord sa bakit na tayo yung jay. Trust in you with all of my heart. To lean out of my own understanding. Diba we should trust our God first? Para tayong takot sa ating buhay. Amen po ba? Sinabi nga sa binasa natin na Romans 10:11 ay hindi magbibigo ang sino mang nananalig sa akin. Amen po ba? We are the indecision of the left. And then, malapit na rin po magluwina sa divine mercy. Na kung saan, ang divine mercy, ito po. Ang siya talaga mayroon, Jesus, I trust in you. Ulitin nga natin. I trust in you. Ang lubina of the divine mercy will start po sa Good Friday. Ang lubina, tumigil namin po Good Friday. Good Friday. After nun? Black Saturday. Easter.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, Lord, may peace of the divine mercy will fall on the first Sunday after Easter. Talaga na si Lord mathematician, ano? Computed niya ang lahat. Kumbagay, di ba? Sinabi eh, the first Sunday after Easter. Kaya naman, ang Good Friday ang start ng nag-novena to the divine mercy na kung saan tayo ay magtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Ulitin nga natin muli, Jesus, Jesus, I trust in you. Because of that, napananalin natin kay Lord. Lahat ng ating takot ay pinagawin niya ng ganap. At sa pananalin din natin, lahat ng ating prayer request ay ipagkakalog ni Lord sa araw na ito in His time, and ito po ay kalooban ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Huwag natin papurihan ang Diyos sa buhay. And number four po na dapat natin gawin, listen to His Word or listen to the Word of God. Ulitin nga natin. Listen to the Word of God. Actually, today's Gospel or tomorrow and this Sunday Gospel, ito may about transfiguration na kung saan nagpakita po si Moses, si Elijah, kay Jesus, at ano po si Peter, James, and John, at ano pinaka-close kay Jesus. At dito natin marinig na nagsalita si Yahweh El Shaddai sa mga halaga. At sinabi niya, "This is my son, listen to him." Amen po ba? Si Lord mismo ang nagsalita sa anyong alapaap na listen to Jesus or listen to His Word. Amen po? Sino bang nakikinig kay Lord? Sa DWXI, yun ang alam ko tuloy sa pakikinig, di ba? Nakikinig tayo kay Lord. Sa pakikinig ko kay El Shaddai, sabi ni Brother Mike, kay Brother Mike pala, sabi niya, "It is a sin to become rich." Ulitin nga natin. Ano po, sabalagay niya. Actually, sabi naman ni Brother Mike, "It is not a sin." Ito po ba mag-post? May camera man yun. Thank you. Sabi niya, it is a sin to commit, to become rich. Sabi niya, Brother Mike, "It is not a sin to commit and to become rich." Kung tayo ay patuloy na mabilikot sa Kanya, nag-imit natin ang mga kaya man ipinagkakalob niya. Pero kung tayo, it is a sin to become rich, kung ituro-stay natin yun, tayo ay mababae, mandalalaki, at magsusugal kung anong bagay pa. Dahil dyan, naalala ko ang isang joke again. Because of this, it is a sin to commit to become rich. Sabi niya, nag-uusapan kong pare, si pare Wilson at si pare Rick. Sabi niya, "Alam mo pare, ang bait-bait ng pusa ko. Kahit pag-iwan ako ng ulam sa lamesa, hindi niya kinakain. Napakabait talaga niya. Siguro itong pusa ko ay nag-El Shaddai." Sabi niya, "Okay, lagi mo iiwan ng iyong lamesa, hindi kinakain ng pusa. Ano ba ang ulam ko, pare?" "Asin." "It is asin, kumisin." Alam ko rin ang joke tungkol sa asin. "Ano ulam mo? Asin." "Kaya pa hindi kinakain ng pusa." "Asin lagi ang ulam niya." Kaya it is not a sin to commit to become rich. Ayan po ba? Pero kasalanan, pag tayo ay hindi nakikinig kay El Shaddai. Papuloy natin muli ang Diyos na Diyos. Hindi pala kasalanan ang tayo ay mayaman ni El Shaddai. Kaya naman mag-request ka na yun ng 1 million dirhams. At huwag mo lang kalimutan, ibigay mo naman ng 10% kay Yahweh. Pwede mo rin siya iabot ni Brother Mike sa Amwell. Di mo ba? Kung nagdududa ka sa council. Na baka gusto yung 10% na lalo, di ba? Hindi natin diretso doon kay Brother Mike. Ah, magkano ang 10% ng 1 million dirhams? 100,000 dirhams. Meron kayo makapagawa ng kaya ni El Shaddai na ibibigay talaga ang 10% ng 1 million dirhams. Lord, bigay mo sa akin. Sino kaya naman ng 10% na pag pinagalaban ng malaking malaking bagay
ay ipagkakalab niya ang third person kay Yahweh. Kumalat pa! Dahil siya, nakita ni Lord ang puso mo. Una-urada, isulat mo na ngayon. Ang angel natin ay naghihintay na sa ating mga prayer request upang tugulin ang ating mga panalangin. Amen po ba? Mas maglalaan tayo ay nag-release sa mga Word of God. Hindi dapat tayo nakikinig sa mga chismis na may World War III na. Huwag na tayo nalilig sa mga chismos sa ating nang nakatabi, hipuhin ang pisngi, hipuhin. Pumikat na hipuhin. Ang gagawa ay pagkapalagi. Ano? Ano naramdaman niyo? Nakapal? Sabi na po, malinaw na po ang sikreto. Parang isang tao ay chismos, one chismos, para pagmakilas ng paman. Nakakichismis. Pero naman po siya naman ay matigas na ang paman niya sa pagsasabi ng kabutihan ni Lord. Diba? Sa pagpupuri kay Lord. Diba? Iyon ay papurihan natin ng Diyos na buhay. Pinigas na ang paman niya pa ba? Pero naman po ang pinigas ang paman niya sa pag-ano, sa pag... Iyon sa pagbibigay ng advice sa kanyang kapwa, ng kabutihan ni Rasyadal, di ba sa pagbibigay ng pahay, sapagat ang isang payang walang palas minsan sa ating kapwa ay nakatutulong na rin po yan sa kanyang spiritual na buhay. Malimang ako kasi ang napayon mo na yun, sinabi niya, Lord, pag may nagbigay po sa akin ng payo sa Fujairah sa araw na ito, hindi ko lang tutuloy ang aking natitipong pagpakamatay. Nabitin po yun. Pero pag ako ay tinausap ng taga-Fujairah, sapagat alam ko naman ang taga-Fujairah ay hindi mga snobbish. Sila ay mga smiley. Tinanyakali kung smiley ba? Nakitiyan na naman ang taga-Fujairah, hindi ko na po ako mapapamatay. Magse-serve na po ako that day. Makitiyan na naman ang taga-Fujairah. Papurihin natin ang Diyos. Kaya pag tayo ay nakikinig naman sa kanyang salita, hindi tayo naliligyan ng kaaway. Sinasabi nga sa John 10:10. Basahin natin sa John chapter 10 verse 10. I have come that you may have life and have it to the full. Isang buhay na ganun at kasiyasya pala ang sa ating nakalaan kay Lord. Pero doon sa John 10:10 nakalagay doon na parito ang kaaway upang magwasa, pumatay at magnakaw. Amen po ba? Sinabi ito, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Ano ba yung papalayin sa atin ng Diablo? To kill our joy. Tingnan niya ang katabi kung siya ay isang kill joy. Hindi. Pinapakay ng Diablo ang ating pagiging masayahin. Amen po ba? Nalaman ko rin kanina kay Sister Alma, pag tayo ay nalulungkod na, nawawala ng ating pagiging masaya, diyan na papasok ang kalaban. Amen po ba? Kaya mula na yun, pag nakikita mo malungkot ang katabi mo, tapos mo ng panyo mo, baka sinanibay. Papasok na lang kalaban. Dapat lagi na nakikita nating kapwa na masaya. Kasi pag masayahin ka lang tao, iniwan tayo ng kalaban. Amen po. Naniniwala ba kayo doon? Pero pag malulungkutin, Lord, I feel homesick. Then napapasok ang kalaban. Hanggang sa pumunta ka na sa building at magpapamatay niya na. Di ba napakahalaga ng buhay? Kaya dapat pag natin hayaang manalo ang kalaban, na ang gawain niya lang ay to kill ang awang ating joy. And also to steal. Ano naman ang nalakawin ng kalaban sa atin? Ang our peace of mind. Tingnan niya ang sali at sabihin, peace be with you. Dahil dyan, mamaya ng gabi, ang gulang mo ay isda. Peace be with you. Pwede na nalakaw ng kalaban ng ating kapayapaan eh. Pag tayo ay nagpatalo sa kanya, lalo tayo natatakot. Ano ba yung ginagawa ng kalaban? To destroy. Ano yung dinidestroy niya? Una niyang dinidestroy ngayon ay ang family. Amen po ba? Kapagat kasi pag nidestroy niya ang family, sira na ang basic community. Amen po ba? Because family is the basic
tingin ng society. Pagsira na yung basic, tuloy-tuloy na sira na ang community, sira na rin ang country, sira na rin ang mundo. Amen po ba? Kaya naman patuloy na dinidestroy ng gabi ang family. That's why right now, they are proposing the same-sex marriage, the divorce. Yun yung mga panira ng kalaban yun eh. Kaya dapat tayo ay makibaka sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Eh, yun po ba? Hindi. Dapat tayo natin makibaka peacefully, sabi nga, diba? Diba? Through prayer. Amen? Through prayer daw ng 3 o'clock sa Pilipinas at 11 o'clock dito sa UAE. Okay po ba yun? Ini-encourage po pala tayo na magdasal po tayo ng 11 o'clock here. Sapagkat, our servant leader always pray at 3 o'clock in the Philippines. At ang prayer niya, Lord Yahweh El Shaddai, kung sino man po ang nananalangin sa akin sa araw nito, mas masabay, dinggin mo ang kanilang panalangin. Amen. Kaya, that today, mag-aalay na ako ng 11. Amen po ba? Kasi para malaman ko ay mag-pray na ako ng 11. Sasabayan ko ngayon si Brother Mike sa aming kahilingan. Tingnan natin kung powerful talaga si Brother Mike. At I'm sure naman, powerful ang prayer ni Brother Mike. At by faith, at by God's will din, ito pa'y nakalala sa atin, ipagkapalagor ng ating community sa buhay. Natatalig ba kayo na binibigyan tayo, Lord, ng isang siksik diglig at umako ng buhay? Manalig lamang pa, listen to the Word of God. Listen to Jesus. Amen. Pero paano ba nakapanginig kung wala namang naghahayag ng iyong mabuting balita? Amen po ba? Kaya dapat pa ay patuloy na mag-pray na magpadala pa si Lord ng dalong ng harvest na mag-aani sa kanyang mga kubasan. Papurahin ni ang Diyos na buhay. Makinig tayo natin. Huwag na tayo makinig sa chismis. Amen. Actually, noong Ash Wednesday, hindi naman ako nag-promise, pero sa akin, pinili ko sa akin, sabi ko, Lord, parang gusto ko muna 40 days huwag mag-Facebook, fasting sa Facebook. Pero after 3 to 4 days, parang hindi ko pala kaya. Actually, kasi before kasi nag-posting ako ng word of God doon, mga latest selfie, like picture, hindi na share sa mga gawain. Hindi ko yun na kaya na hindi mag-post. Kaya nakapag-post pa rin po ako. Kaya kanina nag-post din naman na pagpuntang po dyan at yung mga gospel for Friday, na-post ko rin po. And I will tell you also the reason kung bakit ko siya ipinapost po. Kasi po, ang cellphone ko po kasi lagi siya napu-full. Kailangan nang mag-delete. E pag mag-delete na ako sa cellphone at na-post ko na sa Facebook, at least may save na. Mabalikan ko na yung Facebook. Na-save ko na ito sa Facebook. Ayun po, maging grahin si Brother Jerry. Tayay, pero ang Facebook naman po ay nakatutulong din naman po sa ating spiritual na buhay kung ang babasahin natin doon ay mga religious articles, mga homily ni Father, mga gawain sa Pilipinas, ito po ay nakatutulong naman sa atin, pero doon tayo nakikinig sa gawa ng kalaban. Amen po ba? Muli natin papurin ang Diyos sa buhay. At pangalima na dapat natin dalhin upang huwag mawala ang takot katulad ng mga alagad, make the Lord your God the dwelling place. Ulitin nga natin. Make the Lord your God the dwelling place. Na manahal tayo sa presensya ng Panginoon. Di ba may kanta nga tungkol sa presensya? Ang kanta po ba yan? Sa presensya mo, ang karunalan mo, ang siyang ginawa. Nais natin ang presensya ni Lord ang tunay na manahan sa ating puso't isip.
pati na meron ka pati, kung pinanalangan ba siya ng presensya ng Panginoon. Kita-kita naman sa kanilang mga mata na tunay na naghahari ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Di ba sinabi niya na tayo ay huwag tayo magkatakot, huwag tayo mamahamba. Si Jesus niya kahit may ulos, tulog lang siya eh. Sinalita ang pag may problema ay tulog ng tulog lang. Ayun, kaya na kaya. Kaya tumataba. Mas siguro mas maganda pag may problema tayo, natatakot tayo, mas maganda kung matulog na lang tayo. No? Kasi ay, nabanggit din ni Brother Mati, pag tayo may problema po pala na, mas maganda po, kaya nagkawa tayo mag-asawa, itulog mo na lang ang gawin mo yun. Sapagkat pagkagising mo, nandiyan na nakahanda na ang bofi, ang toxilog, pati na kayo. Kaya na sinabi naman sa Bible na pag may kaaway ka, huwag daw palulugdan ng araw, kung ito ay may galing sa puso mo, may PGH. Ano yung PGH? Brother Jerry, ayaw mo naman talaga magpunta sa PGH. Mas gusto ko magpunta sa St. Luke's. At yung mga balalang tao. At I'm sure, because St. Luke's is a physician. Kaya pag-alamin ako ni Lord through St. Luke's. Amen. Pero, hindi napakamahal sa St. Luke's eh. Sabi naman na anak niya, so dahil, I have a Jehovah Jireh, God will provide. Dahil mga anak niya, so dahil maraming pangwang na nawalo ka, pag may mga problema na tayo, eh, amen ko ba? Mas maganda na kayo. Kaya naman tayo ay matakot, pang-problema, World War III na. Iipunin mo niya mga pera mo, papadala mo sa Pilipinas. Baka maabot ang tao dito. Eh, mga takot failure na hindi na nanari. World War III na. Kikitapin mo na yung ayaw sa akin sumagot. Pakakasalan ko na siya. Dali ba alam siya ay mabomba ba? Gusto niya magkaasawa eh, bago magsimula ang bomba eh. Eh, pero I really believe na hindi pa yung mangyayari ang World War III sa ating kamanahon na. Sa pagkat, di ba, sabi nga ni Mama Mary, we should pray always. Sa pagkat tayo pag nag-pray, ang puso ng ating Amang Elshaday ay natitigilan pa rin sa kanyang galit. Actually, nagagalit din naman ng Diyos eh, di po ba? Because God has a holy fear. Nagagalit naman ng Diyos upang tayo ay ituloy sa ating pamumuhay. Hindi naman basta galit lang si Lord. Nagalit ako sa mga Pilipino. Bibigyan ko sila ng earthquake. Hindi naman ganun si Lord. Eh, ano po ba? Tayo minsan ay nagkakaranas na naman sa isang kalamidad. Magbibigay tayo sa tao. Sabi, God has always a lesson for us. Usually, di ba pa nagkakaroon ng calamity? Doon ang mga tao nagsisimba. Yung mga nakakalimot. Kung may mga problema, laging laman ng simba. Pero ang mga anak ni Yoshidai, umulan, umaraw, umagyo, walang pera, ito lang ang pera, nandiyan pa rin siya sa El Shaddai. Amen? Pero patuloy na talagang sa dati nga, di po ba, ang mga attendee ng El Shaddai sa Pilipinas ay tricycle lang ang sinasakyan. At ngayon, SUV, ano po ba? Ano pa po? BMW, Bilbil Mowalo. Di ba yung mga anak ni Yoshidai, naglalakihan, di po ba? BMW sila lagi. Nakakuwerga sa Pilipinas, di po ba? Ang lulusog. Pero praise the Lord. So, pagkat, pinagaling ni Lord ang ating isang choir sa Pilipinas, si Sister Mary Rose, na siya sa pinakamagandang boses sa Pilipinas. At ito siya ng karamdaman. But, she believes that God is our healer. Amen po ba? Kaya siya naman ay muli naman ang aawit last time. Papuliyan natin ang Diyos sa buhay. Ang mga anak ng Diyos ay may matibay na pananalig sa kanya. Patuloy na nakikinig ng salita niya at kayo tayo naman ay patuloy na pinagpapala. Pero mag may problema, nandiyan lang yan. It's only a concern. So, it's a problem. Saktali, may concern ka ba? Concern ka ba? Kilabas mo ng wallet mo. That is my concern. Wallet. Wallet, no problema. Yung concern na yun, alam naman natin, God will provide. Kaya dapat tayo ay wala ng problema. Number 6, put your hope in God alone. Ulitin nga natin. Umabala lang magdang tayo sa Diyos, hindi sa ating kapwa. Hindi sa ating kapwa lang ganyan mga palang bulsa. Hindi mo na alam, naman nila, i-play money lang. It's single play money. Actually,
Nawala po pala ka ng wallet sa Pilipinas. Way back nung nandun ako sa Pilipinas. Kasi test rin ang Quiapo. Alam mo naman sa Quiapo? Talaga naman. Dami mang bulubo. Nawala po ako ng wallet sa Quiapo. Pero ito naman po ang pinanghihinayangan ko. Dahil doon sa wallet na yun, I have a pinaka-cute ko na picture ng baby pa ako. Yun po ang nawala ko sa wallet na yun. Eh wala, naging isa lamang po yun. At meron po siyang 500 na play money. Kawawa na lang hold up. Pero ang nag-scratch doon, wala talaga naman, for sure. 500 na play money. Single play money na lang. Naalala ko tila yung play money. Kaya nung nandang tayo umasa, hindi sa ating boss na nag-promise last year, I will give you 1,000 increase. Pero yung binigay niya lang is 999. Kaya masama ang loob mo. Hindi ko maraming pasalamat, wala yung piso. Kasi pansin ko rito sa UAE, kung magbigay ng mga increase, may mga butal-butal. Ay, alam ko lang kung bakit may butal. Because the reason why there is a butal, for example, ang sahalo is 6,530. Eh, nagkaroon ng increase ng company ng 5%. Kaya nagkaroon ng butal because of that percentage. Ayaw mo nilang i-round off because computed na yung management eh. Tama po ba ako sa mga accountant? Ayun. Kaya nalalik naman tayo mga anak niya, should I 100% increase natin this year despite of the recession daw ang sinasabi. Sino na nalalik na increase? Increase ng salon. Increase ng bahay, pero ng third floor. May kumando na doon. Ayun po ba? Increase ng kotse. Ferrari 99 BMW. Ayun, dapat tayo ay umasa lamang daw tayo sa Diyos. Kapagkat pa tayo ay umasa, hindi lang tayo mabibigo kay El Shaddai. Amen? Kaya po lang, may tayo lang ay umasa lamang tayo kayo. We must put our hope in God alone. Huwag tayo magpupot ng ating pag-asa sa sigarilyo. Bakit ko nasabi yun? Sa pagkat sa Pilipinas, may Marlboro, Piling, Coke. Umaga sila sa hope ng sigarilyo. Bet tayo dyan! Pwede ko ba akong mag-ano sa inyo? May request? Just to listen only. Because agad, I want to sing for you. Hindi ka naman siya kagasalo. About hope. Amen po. Well, natinig nyo na rin ito. Papunin natin ang Diyos sa buhay. Sabi, dapat sa Diyos lang na tayo umasa. Ito yung pang simbahan ng kanta. Nakalala ko lang. Ito pang to. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at matatang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligaya ikaw lang po ay pumasa kay El Shaddai. Amen! Kapagay natin ang Diyos.
Kaya na ng kanta din po ba, already na tayo ay umasa lamang kay Lord, sapagkat ang ating mitiin sa buhay ay kanyang tutugulin. And finally, can you sing? Finally, sa ating pangalakay, wala po music. Finally, para ating last na step to overcome fear. Finally. Okay. Anong kagalakan ang aking kadalaman sa tuwing ako'y nakikinig ng malalim na salita, nalaman ko ang susi ng kanyang pananalita sa gabay ng lingkod niya pinapaga. Finally! Problema doon siya, tama yung problema kay Judith.
problema na siya. Ay nabuksan niya ang Bible. Sabi niya, the will of God is the word of God. Nabuksan niya. At siya ay, at si Judas ay nagbigtig. Kasi nanood niya ang will of God, siya rin ay nagbigtig. Will of God daw ang halawang ang Bible. Kaya dapat mo tayong pagbuklan-buklan na we should reflect on the word of God. Pag di na itilayang, alamin ang halawang Diyos sa ating buhay. Amen? Ano ba yung word kaya dapat natin i-obey? We should forgive our enemies. Sino niya katabi na forgive mo na ba yan? At sabihin, brother or sister, brother, I forgive you. I forgive you. Will you forgive me? Will you forgive me? Ano sagot? Amen. Meron naman namin pag isang ka-brother, ang laki ng tawa niya. Nakalangang tenga. Kasi pala yung katabi niya, inutangin niya ng 1,000 eh. And I'm forgive na today. Observe na siya. Kapain ka na? Father Jerry, huwag ka na makabalik-balik sa Fujairah, ha? Dahil dyan, hindi na ako binayaran ng katabi ko na umutang sa akin. Hindi. Pero pag pinagpala naman yung El Shaddai, pagbabayaran ka niya, patuloy mo siyang patalangan at pagpalaki sabagat ang mga ano ni El Shaddai ay nagbabayad, dinigin ko ba, unti-unti lamang, pagkain patuloy na pinagpala. Lord, amen? We should obey the word of God. We should forgive our enemies. We should love our enemies. Sabi niya sa atin, I love you again. I love you. Sabi niya kasi marat. Ano ba, we need to obey the word of God. Ito talaga namang nakarinig nila sa mga anak ni El Shaddai. Ito na dapat na ayaw marinig ng mga anak ni Yahweh. Ang tungkol sa ikapu, ang Malachi 3:10 na sinabi ito ng subukan ninyong ibigay ng buong buwang inyong mga ikapo kung di ko ibuhos ang masaganang pagpapala na wala na kayo mapaglagyan pa. Amen po ba? Ito yung mga tithes. Na word of God too, di ba na that we should obey? Di ba we should obey the word of God? Sinabi niya na, so actually, this is the only verse in the Bible that may sinabi si Lord na subukin niyo ako. Test me in this. Hanapin niyo sa lahat ng salita ng Bible ni Lord. Ito lang po ang may verse na test me in this. Ibig sabihin pala, we should test our God. Sabi nga sa our nito, Lord, I will give 100% my ikapu, my tithe. I will test you in this. At makikita niyo naman ang pagpapala. Actually, si Lord naman pagpapala, siya hindi naman siya financially. Makikita niyo yung pagpapala niya, your family is healthy. Amen po ba? Wala kang harap na. So, pwede diba, kunyari, hindi ka nagbigay ng ikapu kay Lord. Kunyari, ang ikapu mo is 200 dirhams na ikapu mo. And then, Lord, pautang mo na, hindi ko mo na ibigay ang ikapu ko for today. Tapos, pag naiikapu ka, di po ba, your family is healthy, walang problema, your health is well. And then, hindi ka na ikapu. Tapos, tumawag ang asawa mo, sabi niya, kailangan dalhin sa Pilipinas. Talo ang ating anak. Eh, ang nagagos mo nun is 300 dirhams. Mas malaki ba dun sa ikapu mo dapat na ibigay kay Lord? Kaya ang logic, di mas maganda nang we need to put our trust in God. Kaya simula na ngayon, mag-ikapu na tayo kay Lord. Sabi ang pag-iikapu naman, ito ay ginagamit sa buong ubasan, sa buong mundo, upang may malaganap ang mabuting balita. Ngayon po ba, kapulihan natin ang Diyos sa buhay. Ang dami ng salita ng Diyos na dapat natin i-obey. Forgive, give generously, give tithe, and love your enemies. Sapagkat pag nakita ni Lord naman ang ating puso, hindi lamang tayo kadapakinig, hindi lang tayo nananalig. Tulad yan, alala ko, si Brother Mike. Faith in God, hindi tayo nananalig. Bagus tayo ay tumutupad mismo ng salita ng Diyos, nag-obey, tunay nga makasabi sa ating Lord, that is my brother and sister. Amen po ba? Kapalit po kayo Kristo? Tapos ako po ba tayo sa mga sandali nito? Narinig na rin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sino ba rin ang makatakot pa? Ulitin nga natin ang ating napakinggan na pito. Para upang tayo yung ma-overcome ang fear. Number one is, love God with all our heart, our mind. So number two, have faith in God. Three, trust in God and trust in Jesus. Listen to His word. Number five, make the Lord your God a dwelling place. Put your hope in God alone.
And finally, obey the word of God. Dahil dyan, tulay na ang ating takot ay mapapawi na sa ating buhay, tulad ng mga disciples, dahil katili nila lagi si Jesus na nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. At this point in time, my dear brothers and sisters, tayo po ay magsitayo na po sa presensya ng Panginoon. Ba't man tayo nasulo na rin ang takot sa buhay? Isa lang na ang dapat nating lapitan. Ang ating Diyos na walang imposible, magagawa niya ang lahat ng bagay. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, manalig ka lamang sa ating Panginoon Jesus, makakaas na ka, di kanya bibigwin. Pagkaisip pa lamang natin sa umaga, iwasan na natin ang takot. Pagkaisip lamang natin sa umaga, pakulihan natin siya. Pakulihan natin si Lord Jesus. Every time you wake up in the morning, it's better to please God. Patrice, Lord, let's look into the presence of God. Let's close our eyes. Let's talk to Jesus right now. Then we have the presence of the Lord, Salvito. I accept you as my Savior,
Lord of my life. Lord of my life. Thank you, Father God. Thank you, Father thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. At this point in time, dear brothers and sisters, patuloy natin kausapin si Lord. Kaagitin ito. Let's talk with God. Sabi mo sa Kanya, wala nang takot mo. Napawihin niya. Tagalod ng hindi sa buhay. Pagkat wala nang posible sa Kanya, ipagkakalod niya. In His time, siya wala ang ating pakulihan. Pasalamatan. Let's talk to God right now. We have a God and Father who always listens to us. Sapagkat ito po ang Jehovah Rapha, the God that healeth thee,
Pero sa mga sandali ito, patuloy mo po silang pagpalay, patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, bigyan ng kapayapaan sa puso't isipan, kung ano ang kapatid sa kanilang puso't isipan sa araw na ito, ay ganap na kong pinawi. Sapagkat ito po'y pinawi sa mga po ng kapayapaan na bumula sa iyo sa pagkakananali ng Yahweh. Today is the day of miracle. Today is the day of answer prayer. Ikaw naman, Yahweh, salamat po sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong salita. Sa iyo po ang pagpuri, pagsamba, pagsasalamat. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Before we start, mama, finish po tayo. Natin nga po ang katabi. Hanap mo ng partner. At sabihin sa partner, 1 plus 1 equals, at tapos natin yung kamay. Nag 1 plus 1 tayo. 1 plus 1 equals, 8. Tapos tayo, 1 plus 1, ang sarap sa klapa. 1 plus 1, ako na sabihin mo na, nakinig ka ba? 1 plus 1, 1 plus 1, 3 plus 3, ano ang narinig mo? Okay, ulit tayo. 1 plus 1, 1 plus 3, 3 plus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito po, kung sinabi yung 1 plus 1, kapag malapit kayo ng tablo, sabihin sa partner, kanilig ka ba? Pag sinabi naman 3 plus 3, sabihin naman, anong narinig mo? 7 naman yun. Anong narinig? At ang pangalit ko, 7 plus 7, huwag kang matakot, magtiwala kay Jesus, at tiyak yun, answer prayer ka na. Uli tayo ba? 1 plus 1! 1, 2, 3! 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 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 Sa amin.
Meron siyang ibinahagi sa atin yung seven steps or ways to overcome fear. Number one, we should love God with all our heart, with all our mind, and with all our soul. Number two, have faith in God. Number three, trust God or trust Jesus. Number four, listen to His word or listen to the word of God. Number five, make the Lord your God the dwelling place. Number six, put your hope in God alone. And last, obey the word of God. Amen. Maraming salamat po muli sa Friday na ito, sa gawain na ito, na kung saan patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, na tayo bilang mga kung wala tayong umaatid, palagi na umaatid sa banal na gawain, ay exempted na tayo sa mga pagsubok. Patuloy tayong sinusubukan, inaalaw ito na yung mga pagsubok sa ating buhay, ito ay pagtuturo sa atin, God is molding us to become a best person. Amen? Maraming salamat po muli at magkita-kita po tayo muli sa susunod. Brother Eloy, meron po ba mga announcement? At kung siya mga hindi nakatid at makikita-kita rin naman kayo, pakisabi na lang sa ating mga kapatid na kung sino man gusto sa kanila na sumama sa amin, yung anniversary ng ating mga kapatid sa kanila sa group, eh tayo yung makikibahagi sa kanila ang guarantee ng week 6. So kung sino man ang gusto sumama, the admission, makita-kita tayo sa harap na kayo na, Jonathan. No? So, mag-usap tayo tungkol sa sasakyan. Kuhan mo na natin mag-usapan. So, kung sino man ang gusto sumama, sabi na lang mata para maipan natin kung ilan ang capacity na dapat natin kukunin. Kung kukuha tayo ng bus, kung kukuha tayo ng train, wow, pigas na lang. At isa pa, announcement, itong darating na ating first anniversary, ang ating suot dun sa babae, yung suot ni Mama Mary na blue, wow. Pantasyon, tapos yung panda, gadangkal ang mula sa glory, yun ang abot ng pala, yun din ang mga pagkataas, yun ang mga kusaya sa pag-usapan natin ang ating darating na ating anniversary. Doon naman siya lalaki, puti ang pantalon, blue rin ang itaas, long sleeve. Pari-pari yung long sleeve, walang short sleeve. Amen? Pakisabi rin sa ating mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. At ngayon pa lang tayo isang-samang panalangin sa katagumpayan ng unang anibersaryo dito sa Fujairah. Amen! Magkakayo na po ang lahat at tayo